So ayun guys, meron tayong agenda ngayon, may bibilin tayo. So bibili tayo ng weighing scale para mas maging maayos yung pagtatrack ng progress natin. So kasama ko ulit si Patrice. Agad. Pero bago kami bumili, kakain muna kami ng lunch. So samahan nyo kami. Bye! Uy, may jeep na. Muna ka na. Pasok ng bahay. So meron tayong problema guys, mali yung nasakay namin jeep. So kailangan pa namin maglakad papunta sa 7-Eleven or kung saan man maging familiar yung lugar. Hindi kasi familiar to sa amin. So yun, malapit na kami sa 7-Eleven. So nasan ba tayo ngayon? Sa plaza. Nam? Pila. Ayan, pila. Wala ko, I love pila. Lugaran? Pinakita ko pa naman. So bali wala pala yung intro ko sa nasan ba tayo ngayon. Kala ko eh. Kari ko bold mo na. Ano ba? Dito kami kakain. Yan. So kaka-order lang namin. Mamaya pagdating ng pagkain, papakita namin sa inyo. Alcohol. So, 2K subs na tayo guys. Fingers crossed. So, currently kasi, nasa 1,993 subs pa lang ako ngayon. Pero, malapit na. Pero malapit na. So, ina-assume ko na na pag na-upload ko tong video na to, eh, nasa 2,000 subscribers na tayo. So, bali nandito kami sa Churralateria Victoria. Kain na kami. So, kain na kami. Ayan yung pagkain namin. So, bali ito yung mga pagkain namin. King Jaime's Chicken, 2-piece. Ito, Martel's Golden Egg Chicken. Sweet and spicy garlic chicken, tsaka Ultimate Carbonara. So ayun, nabusan namin yung mga manok. Paano yung taco mo? Pero may carbonara pa si Patrice. So, hoy. Bali yung rice nitong isa, siya rin yung kumain. Siya rin yung kumain. Again, hatihan mo ko. Anong hatihan? Kunyari hati, kasi bukas yung camera. Hoy, andami. Sa'yo lang yan eh. Kunyari hati daw kami. Ano ko, umorder na. Ngiti nga. So next destination natin guys, pupunta tayo sa Unisan at bibili na tayo ng weighing scale. Paano pag wala? Meron nyo. So nandito na kami sa Unisan. Hindi na namin napakita yung pagpasok kasi nag-fill up pa ng mga form. So ito yung nakuha ko guys. Bale, originally is digital dapat yung bibiling ko pero sabi nung nagbabantay, mas accurate daw to. Ayan. So yun. Success. So guys, nandito na ako ngayon sa bahay at ito yung nabili kong timbangan o weighing scale. So ayun, kung napansin nyo, hindi na kami masyado nakapag-vlog dun sa binila namin ito kasi may nag-approach sa amin dun na nagbabantay eh, nakakahiya naman mag-vlog habang kinakausap namin. So nga pala guys, suot ko rin yung merch ko na available na sa Shopee. So kung interested kayo, maglalagay na lang ako ng link sa description box. At yun, shoutout na nga rin pala sa pinsan ko na si Carl Sotomayor, saka yung sa kaklase namin na si Emil Alcantara. So yung price nitong weighing scale guys is 390 pesos. Pero alam ko, meron ako nakita dati sa Shopee na mas mura.
pero same lang yung brand. Mas gusto ko lang bumili sa physical store kasi mas sure ako na walang damage yung makukuha kong product. Unlike sa mga online shops, may possibility na ma-damage yung item sa pag-deliver or kung ano man. So, gaya doon sa sinabi ko sa previous clips, ang original na bibilin dapat namin ay yung digital na weighing scale. Pero sinabi nga nung nagbabantay doon na mas accurate tong mechanical na weighing scale. So kaya digital yung original na plano ko is yun kasi yung mga nakikita ko sa mga napapanood ko rin na YouTubers. So yung mga foreign YouTubers na bodybuilders, nakikita ko yung mga ginagamit nila weighing scale ay digital na. Pero sa tingin ko kaya na banggit nung nagbabantay doon na hindi accurate yung digital, eh mumurahin lang kasi. So yung digital is 300 pesos lang, so mas mura pa dito sa mechanical. Siguro kung yung mas magandang brand ng weighing scale na digital yung nandun, eh siguro yun yung mas accurate. So para naman doon sa mga subscribers ko na nagtatanong kung bakit bumili pa ako nito, so para sa akin kasi mas makakatulong to sa pagtatrack ng progress ko. Kagaya nung sinabi ko doon sa mga dati ko pang video, eh estimated lang yung starting weight ko, yung 52 to 53 kg. Tapos yung sa ginawa ko naman transformation video, habang umiinom ng Prometric 7, nagtimbang din ako doon pero hindi sa ganitong timbangan. So, papakita ko na lang sa inyo yung itsura ng timbangan. Basta yung itsura nun parang yung ginagamit sa junk shop o yun. So, kung bago lang kayo sa channel ko, ang goal ko kasi talaga is mag-gain weight. Kagaya nga nung nabanggit ko kanina, nasa 52 kg lang yung weight ko. Tapos yung last na timbang ko naman is 55 kg yata. Hindi ko na rin tanda kasi last year pa yon. Pero ayun. So yun guys, pakita ko na rin sa inyo yung current weight ko. So yun guys, di ko alam kung nakita niyo yung weight ko pero base doon sa nakita ko, 56 kg na ako ngayon at ayun, maganda naman yung progress ko. Tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-gain ng weight. So paalala lang din guys, kung meron kayong ganitong timbangan, so bago kayo magtimbang, check nyo muna kung yung line na red ay nasa zero. Kasi minsan kasi nawawala sa zero yung linya, kaya hindi maging accurate yung weight mo kapag magtitimbang ka nang wala sa zero yung linya. Meron naman ditong adjustan. So yan, dito yung na-adjust. So yun lang naman yata yung disadvantage ng paggamit ng mechanical na weighing scale unlike sa digital na weighing scale.